Kaugnay ng sasakyan may plate number na 8 na nanggitgit at humabol ay isa pang sasakyan sa Quezon City. Makakausap natin si MMDA's spokesperson, Assistant Secretary Celine Pialago. Asec, good morning! Yes, Sir Arnold. Good morning po sa lahat po ng listeners. Magandang umaga, Sir. Kasi yung plakang 8, generic yan, pero yung sasakyan, pag minatch mo, baka pwede bang matukoy natin kung sino may-ari niyan? Oh, Sir, anong location to, Sir? Ito po yung naitanong sa akin ng isa niyo mong reporter. Oh, oh. Pero wala pa po kasing humihingi sa amin ng assistance, Sir, regarding po dito sa insidente na to. Oh, pero yung video ba hindi sapat para umaksyon ang otoridad dito? Sir, kasi po yung mga ganitong klase ng road rage, sir, ina-action na naman po natin. Basta ho, sir, may complainant. Basta ho, may lumapit ho sa amin. Para ho, yung investigation natin, sir, mag-progress. Okay, pero di ba kayo kumakaso sa mga bidyong kuha nyo rin eh. So hindi ba pwede maging ebidensya to, Asec Celine? Sir, pwede ho, ito ho ay pwede nating ibigay sa Transportation Office para makita. Kasi sir, ang 8 na plaka ay pinagbabawal na ho, lalo na kung di naman ho congressman ang nakasakay. Sir, congressional po ba ito? Nakikita ko lang ho sa screen para ho ma-check din namin sa mga CCTV. Actually, kumuha pa rin kami ng detalye kasi may isang insidente sa Angeles, parang yan din yung involved na sasakyan. Oo. Pero dito, anong posibleng mga kasong harapin ito kung ito'y anak man ng congressman o nagpapanggap na congressman? Sir, ang LTO ho ang magpapataw ng disciplinary action po doon sa driver. Yun po yung number one. Pangalawa ho, kung magre-reklamo ho sa atin, yung nasabi hong nasaktan, hindi ho kasi tayo, sir, pwedeng mag-issue ng ticket na hindi naman ho aktong nakita ng aming traffic enforcer. Okay. So, ang gagawin na ho natin dito, at least yung endorsement ho, supporting ho yung mga ilang CCTVs na kayang iabot doon sa insidente na yan, tutulong po kami sa LTO. Okay. Eto, linawi ko lang ha, exempted ba ang 8 na plaka sa number coding natin? Kung exempted po ba ang number 8? Oh, yung number 8? Yes po. Exempted yes, sila. Ah, kaya ginagawa yes, nung po. Iba. Pero... may mga kaso kayo na abuso rin yung plakang 8, Celine? Sir, sa ngayon po, ito na ho yung pinaka-latest. Pero sa tala ho ng Land Transportation Office, napakadami. Kaya ho, bawal na ho gamitin ito kung hindi naman ho congressman yung sakay sa loob. Hindi na ho pinapayagan, sir, yung extended na 8, yung iba pa gamit mo sa anak, sa asawa, sa girlfriend. Hindi po pwede, sir. So, himukin natin itong naka-road rage niya na magsampa ng reklamo, no? Para mas mabilis ang mag-i-action kasi... pag hindi natin nahuli yan, marami pa siyang pwedeng maabuso sa kalye. Yes, sir. Doon po sa naagrabyado ng road rage, makaka-action lang ho yung otoridad kung may tatayuhong komplainan. Mm-hmm. Sir, kung aasa lang ho tayo sa mga viral videos, mahihirapan po tayo. At least, ang pagiging papel ho ng MMDA dito, assistance ho sa CCTV camera and assistance ho natin sa Land Transportation Office. Okay. Then LTO na ho yung bahala na magbigay ng disciplinary action doon ho sa driver. Actually, pag nakuha namin yung lugar, pwede namang review sa inyong CCTV, no? Tiyak, yes, para makakuha tayo ng full footage po. Yes, okay. Sek, salamat. Good morning. Okay po, no problem. Asistant Secretary Celine Pialago.